yung naging itinerary namin for Bantayan trip. Yung first day namin guys, yung departure day namin from Naiya International Airport to Mactan Airport. Yung pinili namin flight guys, nag-departure sa Manila ng 6:30 in the morning and nag-arrive siya dito sa may Mactan Airport ng 7:45. Bakit pinili namin yung ganung schedule? Para pag-arrive namin dito sa Mactan Airport, diretso kami sa Hagnaya Port at pagdating namin ng Bantayan Island, sakto yung oras ng check-in namin. Kasi base sa mga napanood at nabasa ko, ang travel time from Mactan Airport to Hagnaya Port, it will take 3 to 4 hours. Nag-arrive nga pala yung flight namin ng 7:55 at nakasakay kami ng van guys ng 8:20 a.m. Opo, 8:20 a.m. kami nakasakay ng van kasi paglabas namin, nag-aantay na si Kuya agad. At after yung dire-diretso na kami pumunta sa may Hagnaya Port. Nakarating kami sa Hagnaya Port guys ng 10:50 in the morning. So, 8, 9, almost 2 hours and 30 minutes lang yung binaybay namin going to Hagnaya Port. 3,500 yung van na nakuha namin, good for 4 passengers. Ilalagay ko lang dito sa baba kung ano nga ba yung page nung nakuha namin car rentals. So aside sa private van guys, pwede ka naman mag-commute going there. So pag-arrive mo ng Mactan Airport, pwede ka mag-taxi going sa Ceres Bus Terminal. Yung Ceres Bus Terminal na yon, merong direct dito sa may Hagnaya Port, meron ding direct doon sa may Bantayan Island. Ang presyo guys ng bus from bus terminal to Hagnaya Port, it will cost you 295 pesos per pax at additional guys yung fare mo doon sa mismong Roro. Yung Roro guys, 300 pesos siya. So 295 pesos plus 300 pesos yun yung magiging cost mo going to Bantayan Island. Bukod pa sa private van at bus guys, meron din silang tinatawag na black taxi. Nag-range siya from 400 pesos to 500 pesos from Mactan Airport to Hagnaya Port. So para siyang carpool, iba-iba yung pwede mong makasama, hindi mo solo yung buong van. Mas mabilis siya compare kay bus kasi si bus mas marami siyang hinto-hinto at mas mabigat siya. So medyo mabagal yung takbo niya. Tapos guys, going to Hagnaya, medyo mataas siya. So patarik siya, mayroong bangin, ganyan. Kaya medyo mas mabagal si bus compare kay black taxi. Yun nga lang, si black taxi guys, pahinto-hinto kasi nag-aantay rin yung pasahero at iba-iba yung pasahero na makakasama mo. That is also the reason why kumuha kami ng private van kasi para mas mabilis at saktong-sakto yung oras ng check-in namin sa may Bantayan Island. Pero guys, pagdating namin ng Hagnaya Port, yung next trip ay 11:30 pa lang. So from 10:50 to 11:30, nag-antay kami sa Hagnaya Port. Dapat, aalis ang Roro ng 11:30 pero hindi siya nakalis ng 11:30. Umalis po siya ng port ng 12:20. Opo, almost 2 hours kaming nag-antay para makaalis yung Roro. So, nag-antay siguro siya ng mga pasahero kasi nung pagpasok pa lang namin, konti pa lang kaming pangapasahero nandun. Mag-alat din kayo ng time guys kasi minsan umaalis sila ng maaga, minsan hindi. Pero yung binaybay namin sa dagat from Hagnaya Port to Bantayan Island ay 1 hour and 15 minutes lang. At nakarating kami guys ng Bantayan Island ng 1:30 in the afternoon. Yung kinuha namin hotel guys, meron siyang free shuttle. So, nakarating kami guys ng hotel namin na saktong alas 2. So, almost 8 hours yung binyahe namin. Kasama na po doon yung almost 2 hours na nag-antay kami dito sa may Hagnaya Port. Pero guys, kung hindi kami nag-antay, siguro ano lang, mga 6 hours lang yung biyahe. So, saktong alas 2 nga pala kami nakapag-check-in guys sa may Santa Fe Beach Club. Sobrang lapit lang yung sa port. Siguro mga 5 minutes. So, ang nakuha nga pala namin room guys ay itong standard room. Good for 2 person lang yung kinuha namin at 2,700 siya per night. Habang ang nakuha naman itong mga kasama ko ay itong Queen Clubhouse room na 1,760 pesos lang siya. Good for 2 packs. So, ito nga pala yung itsura, guys. Yung Twin Clubhouse room. Itong itsura niya, guys, medyo old na. Siguro old building to ng Santa Fe Beach Club. So, pagpasok mo, guys, CR agad yung bubungat sa'yo. Maliit lang yung CR. Tapos, ayun yung itsura niya. May basin, may toilet. Tapos, may cortina lang siya dyan. At yung shower room nilang mayroong hot and cold water. Ito nga pala yung itsura ng bedroom nila, guys. Then, sa bandang left side, nandito yung cabinet nilang sobrang dami. Then, yung room na to, guys, meron din siyang veranda. Pero yung veranda nila guys, pagsisilip ka, sa side siya. So, unfortunate lang kasi ginagawa yung side. Gumagawa sa additional room. Pero pag dumungo ko naman sa side guys, makikita mo mismo yung sobrang puting buhangin nung resort na to. At syempre yung dagat.
Habang ito naman guys, yung itsura nung nakuha namin room na standard deluxe room. Yung standard deluxe room nila guys, mas bago siya compared dun sa twin clubhouse room. So pagpasok mo guys, ay yung itsura, bed siya agad. Total of 4 beds ang makikita mo. Dalawang single bed, isang nandito sa side, isang nandun sa kabila, at isang double size bed. Habang ito naman yung itsura nung toilet nila sa loob. Sobrang bago ng toilet nilang top. Maganda dito sa May Santa Fe Beach Club guys, kasi sobrang lapit lang yung sa port. Maganda yung sand, hindi crowded. Kayo lang yung may solo halos nung buong area. Konti lang din yung guests. Kasi dumating ka nga kami dito ay weekdays. Pero kung gusto nyo sobrang lapit nyo lang sa port, hindi nyo kailangan gumising na maaga, you can consider this hotel kasi ang ganda niya at sobrang Instagrammable yung nasa labas niya. Ang maganda pa sa resort na to guys, sa Santa Fe Beach Club, ang sarap ng food, sarap pa nga yung food dito kumpara dun sa mga restaurant na nakainan namin. Tsaka sobrang mura lang dito guys. Ito yung resort na napuntahan namin na hindi mabubutas yung wallet mo pag kumain ka. Yung first day namin guys, so yun nga, biyahe lang, tas nang check-in, tapos nagpahinga lang kami hanggang alas 6 ng hapon. Then pagka alas 6 ng hapon guys, sinundo na kami ulit nung kuya driver namin na nag-pick up din sa amin sa May Hagnay Airport going dito. Dito rin siya nag-work. So sideline lang din niya yung parang nag-tutor siya sa mga guests pag wala na siyang work. Then dinala niya kami dito sa May MJ Square. Sobrang sikat doon ng MJ Square na to. Gawa ng dikit-dikit nga yung mga kainan dito. Ito siguro yung tipong nightlife dito sa May Bantayan Island. Pero as you can see guys, puro seafood, puro bar, puro kainan lang yung makikita niyo dito. May konting souvenir shop pero hindi ganun karami yung souvenir shop. More on kainan talaga siya. You can consider this one as well. So kami, naglibot-libot muna kami before kami nakapili kung saan kami kakain. At ayan, ito yung itsura ng MJ Square guys. Kainan lang siya lahat, tas may bar. It feels like you're in El Nido. So kung nakapunta na ka ng El Nido guys, ganun yung vibe niya. So dito nga pala kami kumain guys sa may buy one take one. Located lang dito sa may malap sa MJ Square. Makita nyo siya agad kasi sobrang liwanag niya. Ito nga pala yung mga in-order namin guys. Buttered shrimp, lapu-lapu, at itong pusit. Yung lapu-lapu guys, hindi siya buy one take one per kilo siya binibili. So medyo mahal yung price ng kilo ng lapu-lapu, like 430 pesos ata per kilo dito sa May Bantayan Island. Niluto pala guys ang napili namin for lapu-lapu ay sweet and sour, pero sobrang asim niya guys. Tapos itong hipon niya sobrang langsa pa. Same goes dito sa may pusit nila, medyo hindi na siya fresh. Medyo may lasa na yung pusit niya, malangsa din siya. At after yun guys, dito kami sa may Amazon bar, nag-inuman. So dito namin i-spend yung whole night namin. Sobrang ganda din ng place na to. Chill vibes lang siya. At ang maganda pa rito guys, walang gaanong tao dito sa may place na to. Yung second day naman namin guys, ito yung island hopping namin. At afternoon naman ay yung land tour. So after namin kumain guys, nag-prepare na kami. Ang oras ng pick up namin ay 8:30 in the morning para ihatid naman kami dun sa may lugar kung saan kami isasakay ng bangka. Ito nga palang island tour namin guys, nakuha namin siya ng 2,700 good for 4 packs. Ang gagawin sa namin is mag-DIY. Di ba usually sa mga beach, meron nag-offer ng island tour, good for ganito, ganito lang yung presyo. Pero dun guys, sa Bantayan mo lang ganun. So kailangan nyo po talagang mag-book ng island hopping nyo sa mismong resort kasi walang ibang nag-offer unlike sa ibang beaches na napuntahan namin. Yung covered itong 2,400 pesos na to ay Virgin Island, Balibid Lagoon, at yung Hilantagaan Island. So pwede mong makuha yung island hopping guys ng 1,800 pesos lang for 4 packs at additional 300 pesos guys kung gusto mong pumunta ng Hilantagaan Island at additional 300 pesos lang din kung gusto mong pumunta ng Lagoon. So if I were you guys, mas okay na pumunta na lang kayo ng Virgin Island kasi walang gaanong ganap sa may Lagoon. Sa Lagoon guys, hindi ka naman pwedeng magkayak. At doon naman guys, sa Hilantagaan Island, pwede kang mag-snorkeling doon pero hindi namin gaanong nagustuhan yung corals. Siguro medyo pangat lang spot na pinagdalhan sa amin ni Kuya pero hindi namin nagustuhan yung corals doon. Then after ng Hilantagaan Cave, diretso na kami dito sa may Virgin Island. So ito guys, yung itsura ng Virgin Island, you must visit this island guys kasi napakaganda nung island na to. Dito ka na lang mag-snorkeling guys kasi mas ma-appreciate mo yung mga laman dagat o yung mga fish kasi na kahit nasa malapit ka lang na lugar, makikita mo na agad yung mga isda. Then dito lang din kami nag-lunch guys. Pinagluto kami ni Kuya Bankero ng food namin. So sinervan nila kami nitong scallop. Sobrang taba ng mga scallops na dito.
Tapos grilled pusit again at itong isda. So, di ko natanong kung anong klaseng isda to. Pero yan, sobrang sarap niya. Para lang siyang tilapia pero mas mataba yung lasa niya. After namin mag-lunch at mag-libot dito sa may Virgin Island, guys, dumiretso na kami dito sa may Balitbid Lagoon. Dito sa may Balitbid Lagoon, guys, katulad doon sinabi ko kanina, walang anumang ganap dito. Tapos, sobrang deep agad nung tubig pag lulusong ka or gusto mong itry yung lagoon. At walang kayak. So, walang available na kayak dito, guys. So, nothing special. Kung ako sa inyo, mag-sail lang kayo ng buong araw sa Virgin Island. So, natapos kami ng island hopping, guys, ng alas 2 ng hapon. Dumiretso na kami sa land tour. So, yung land tour pala namin, guys, binook lang din namin siya sa my hotel. So, 1,000 pesos lang siya. Good for 4 person. Una namin pinuntahan tong Octong Cave. As long as naka-check-in ka sa Santa Fe Beach Club, guys, wala ka nang babayaran. Pero, guys, kung hindi ka naka-check-in sa my Santa Fe Beach Club, ang price, guys, is 50 pesos per head. Opo, 50 pesos per head lang siya. At pwede ka na mag-swimming dito sa may Octong Cave. Nung pumunta kami, guys, sobrang daming tao. At hindi kami nakapag-swim dito kasi ang daming ang tao. The reason why, libre nga pala yung Santa Fe Beach Club guest dito kasi sister company po sila or iisa lang ang may-ari. So, after namin, guys, mag-Octong Cave, dumiretso na kami dito sa may ruins kasi on the way naman siya going to Paradise or dun sa Sandira Beach. Dito naman, guys, sa may The Ruins, wala kang makikitang special cliff diving spot lang siya, lalo na pag high tide. Ang history pala ng The Ruins, guys, ang may-ari nito ay German siya. So, ito nga palang kauna-unahang sementado na bahay or establishment dito sa may Bantayan Island. That is the reason why sobrang popular din niya. After namin mag-ruins, guys, diretso na kami dito sa may Sandir Beach. Guys, sobrang ganda dito sa may Sandir Beach. Pwede ka lang din mag-stay dito. Dito ka lang mag-chill after mo mag-Virgin Island. Pwede, or kung gusto mo, dito ka lang din mag-stay. Huwag ka na mag-Virgin Island. Kaya lang din naman. Sobrang lilo ng tubig. Yun nga lang, medyo mas maikli yung shore niya compared dun sa may Virgin Island. Pero guys, sobrang ganda at konti lang din yung tao. So, magdala din kayo ng pang-swimming nyo, guys, pag nag day tour kayo kasi more on swimming lang din yung magaganap. At kung ayaw mag-swimming, guys, carry lang din naman. Pero sayang kasi sobrang ganda nung dagat or nung mga lugar na pwedeng pag-swimmingan. So, sa Sandira Beach nga pala, guys, wala ding bayad pag naka-check-in ka sa may Santa Fe Beach Club. Pero pag hindi ka naka-check-in dun, guys, ang bayad dito ay 50 pesos lang din per pax. After namin mag Sandir Beach or sa Paradise Beach, guys, dumiretso na kami dito sa may Obo Mangrove Garden Eco Park. So, dito sa place naman na to, guys, wala akong makita kung hindi puro mangrove. Ang entrance fee nga pala, guys, dito sa may Mangrove Garden ay 55 pesos per head. At dito rin located yung Camp Sawi at yung Camp Wagi. So, last but not the least na pinuntahan namin dito sa may Bantayan Island ay yung Cota Beach. So, yung Cota Beach, guys, sobrang famous niya dahil meron siyang sandbar. Though hindi na kami nagsimin dito, guys, sa lugar na to kasi sobrang daming tao, medyo mas crowded siya compared dun sa ibang beach na napuntahan namin. Pero isa din si Cota Beach sa mga famous nilang attraction dito sa may Bantayan Island. So, after namin maglakad-lakad, guys, ang buong araw, ngayong second day namin, nag-dinner lang kami at tumambay na lang nga kami dito sa may hotel namin. So, sinunit na lang namin siya. Yung third day naman namin, guys, gumising kami na sobrang aga, like 5:30 in the morning kasi kailangan namin sumakay ng Roro by 7:30 in the morning. So, bakit namin napili na umalis ng sobrang aga sa may Bantayan Island? Kasi balak namin mag-city tour dito sa may Cebu City. Opo, so yung last day namin, inalat namin talaga siya for Cebu City Tour. Then after nun, umalis yung Roro ng mga bandang 7:45. 300 pesos nga pala, guys, yung pamasahin ng Roro. 300 papunta at 300 din pa uwi. Yung van namin, guys, 3,500 pesos lang din siya. Pero we choose na siya lang din i-rent namin para sa day tour. 5,500 yung total, good for 4 packs, sundo sa Hagna Airport, and diretso na kami sa City Tour. We're so unlucky, guys, ngayong third day namin kasi sobrang traffic dito sa my city. Parang nasundo kami ni Kuya ng mga bandang 9 a.m. pero nakarating kami dito sa my city ng mga bandang 1 p.m. or 2 p.m. So, nag-lunch nga pala kami dito sa Rico's Lechon House. Alas 3 na nga pala kami nakapag-lunch. Unfortunately, guys, hindi kami nakapag-city tour. Ang city tour lang namin is yung Mactan Shrine, famous Mactan Shrine at yung Santorino kasi sobrang lapit lang yan. Then after yung nagtaboan na kami. Ang daming time na nasayang dahil sa traffic pero hindi naman namin masisiyang driver kasi walang ibang daan kasi sobrang sikip ng kasada dito sa may Cebu City. Then after yung taboan, guys, sinatid na namin yung mga kasama namin sa hotel nila kasi mas maaga silang lilipad sa amin. Then pagka-drop sa kanila, guys, dumiretso naman kami dito sa may Savoy Hotel located sa may Lapu-Lapu City. Ang price nga pala, guys, nitong Savoy namin ay 3,000
100 pesos per night. Ang nakuha namin ay standard deluxe room lang din, good for 2 persons. Sobrang sulitan niya kasi ang ganda ng hotel. Nagpahinga na lang din kami hanggang sa mag-check out kami ng alas 12 ng hapon. At yun nga lang guys, yung naging itinerary namin dito sa may Bantayan, Cebu. At see you in Manila! So we just arrived here in Manila. Opo, kaka-arrive lang namin dito sa Manila at nag-arrive yung flight ng 7 o'clock ng gabi. From Savoy Hotel, guys, nag-taxi nga lang pala kami going to Mactan Airport. But while we're on our way sa Mactan Airport, tinanong ko kung magkano yung rate ng mga black taxi from Mactan Airport to Hagna Airport. So, ang sabi po ni Kuya Black Taxi Driver, ang rate nga pala guys, pag gumamit ka ng black taxi going to Hagna Airport from Mactan Airport ay 3,200 pesos siya. And then, pag 4 packs naman kayo guys, nag-range siya ng 4,600 pesos to 5,000 pesos. Depende kung magkano yung itatawa din na sa inyo. Pero guys, dito sa Cebu, 3,500 pesos lang po ang binayad namin. Good for 4 packs na siya. Ilalagay ko lang rin pala dito yung mga contact numbers ng mga nag-assist sa amin din online. Like si Kuya Brian guys, siya ang driver namin. Nag-land tour kami. Siya din yung driver nung nagsundo sa amin sa may port going to Santa Fe Beach Club. Ilalagay ko lang dito yung contact number niya. Sobrang bait niyan guys. At yung Cebu nga pala guys, or yung transportation namin, yung van na ginamit din namin, ilalagay ko din dito yung page nila. Same goes with Kuya Mike din po. Ilalagay ko lang dito yung contact number niya. You can contact him directly para i-request na siya lang magiging driver nyo pag nag-run kayo sa Cebu. At ang masasabi lang namin guys, sa Bantayan, babalikan namin siya. Sobrang ganda sa lugar na yun. Though malayo siya, pero guys, yung relaxation talaga na hinahanap mo at kung hindi ka mahilig sa mga bar-bar, ayan, sa mga party-party, Bantayan ang para sa'yo. At kung mayroon pa kayong tanong guys about sa vlog natin ito, just comment down below kasi mahilig naman ako mag-reply sa mga comments. And if you like this, just give me a thumbs up, subscribe to my channel, turn on the notification bell, share this video kung mayroon pa kayong gustong puntahan namin or i-vlog namin guys. Just comment down below and I will see you on my next vlog. Bye!